So ito yung mga rules ko ha in buying a house. It should not be more than 3 years of your annual income. Okay? So kapag pinag-add nyo times 36, yung partner mo tsaka ikaw, pinag-add ninyo yung inyong income times 36, yun dapat yung value ng house. Ano? So kung hindi mo ma-afford, dyan sa abroad where you are, humanap kayo ng mga government housing programs. Sure ako, meron dyan na makukuha. No? Then before you enter into buying a house, mag-save ka muna ng 20% noong value ng bahay, no? At yun yung equity mo pang down payment. Tapos 20 years to pay maximum kapag ito ay nilo-loan natin. Okay? Pag ang amortization din dapat ay 20% maximum ng iyong monthly income. So kung kumikita ka ng 1,500 euros per month, dapat ang binabayad mo sa bahay ay maximum of 300 euros lamang. Okay? So, yan. And should not be greater than 50% of your total assets. So, kapag binili mo na yung bahay, hindi siya magiging 90% ng kabuuang pag-aari mo. Diba? Dapat 50% lang. Diba? So, kasi kapag yung bahay natin, natitirhan natin, ay yan yung pinakamalaking asset, hindi siya kumikita. Hindi siya maganda sa personal finance. Okay? So, ang trap talaga kasi sa mga middle class ay car at bahay. Okay? Dahil ang car at bahay become our largest assets that don't generate income. And that stops us from being rich. Okay? Hindi ko sinasabi ha na bad magkaroon ng sasakyan or ng bahay. Ang sinasabi ko lang ay dapat ito ay within our capacity to earn. Okay! Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.